pakinig tayo sa isang babae. Pero Christian ako. Ganito kayo rin. Ante, yung ano mo na, ano yung halimbawa kung sakaling nagkaroon tayo na sabihin natin, na-develop sa isip natin yung hallucination, doon papasok yung parang natin. Okay. Familiar kayo sa hukong ministry, yung training sa church, sa family, sa individual, sa mag-asawa, na huwag magkaroon ng vacant time sa sarili. Di ba meron tayong teaching word, meron tayong sa Bible na yung bata hindi dapat bigyan ng bakanteng oras. Puro training dapat. Okay? Tayo, meron din. Under progressive ministry naman ito, hindi PDA, hindi sa patriarchal training na. Progressive ministry training na ito. Hindi na church. Hindi ka dapat mabakante. Kahit anong kapiran mo, busy ka sa trabaho, hindi totoo yan. Still be rested. Part of your rest is done. Before you go to sleep, pwedeng maraming form yan eh. Personal devotional time, family devotional time, bibigyan ka ng toka sa church. Just because binigyan ka ng gathering, hindi magbilis makasingit at away. Yung sinasabi mong hallucination eh, na ano ka na, nakoposes ka na rin. Kung mabakanteng oras mo. Pag nabakanteng oras mo, wala ka sa ministry. Wala kang part. Katulad ng bata. Ikaw ay malaking katawan. Ha? Pero pwedeng kaluluwa mo bata sa harapan ng Diyos. Kaya bata mo lumalago ka lang. Para ka na rin nabakante. At dyan, papasok ng diablo, papasok na yung mga ano yung temptation. Papasok na yung sige. Si William, gano'ng kalaya? Sige. Sige, ano mo? So, yung kasi yung baka yung diba, yung degree yung kasalanan. Hindi kasalanan pa rin. Sa akin, yung second week ko tuloy nila, medyo iba na dati. Hindi ka to. Okay, sige. Another continuation ng payo. Karahugong na payo to. Yung class natin to. Pag nag-second look ka, antidote mo yung din gawain. Kasi pwede mo pigilan sa sarili mo. Pwede mo pigilan sa sarili mo. Yung ginagawa ng hindi, monasticism. Ay, pwede ko start, pero din mo. Okay. Alam mo ang antidote dyan? Revelation. Una, ano yung training upbringing mo? Meron training upbringing, tatanungin ko kayo, nakakita naman kayo na hindi Christian pero wala siya ang imbalance na lust sa babae. Hindi siya ascetic. Hindi ascetic, decente lang na tao. Nakakita na kayo? Ang believer siya pero decente siya. Oh, okay. Hindi siya loko-loko, hindi siya titingin sa babae. Hindi siya, hindi pa siya ganun, hindi pa siya, hindi pa siya makorrupt ha, pero hindi pa siya corrupted. Nakakita na kayo ng ganun. Okay. So, first, mahalaga kung galing ka sa PTA background o training. Kung lumaki ka sa isang 20 years na training na nagledo sa home ministry sa pamilya, medyo sarado ka ron. By the time na in-expose ka nun, para kang inosente. Hindi ka mabilis mag-develop yung last. Number two, pero may tukso pa rin eh. Pwede ka pa rin titingin. May gawain ka sa church. Meron kang progressive ministry sa PTA rin. Ngayon, ano mangyari sa'yo? Pwede ka ba magkaroon ng last? Kaso, just because you share the word, may nangyayari cleansing. Cleansing. Importante, huwag mapupipol. No, no? The word will cleanse you. Sabi ni Cristo, my words have sanctified them with their truth. My word is truth. Yung salita ni Kristo, nalilinis din sila. Pag sinalita mo yung word, nalilinis ka. Kunwari, puso mo, gusto mo magkasala, pero nag-witness ka sa isang tao. Di ba parang namamatay yung pita mo? Namamatay yung pita mo. Antidote mo, hindi mawawala dapat yung sharing report niya. Sa family, sa couple, sa church, pabot sa individual, mag-isa ka lang. Personal devotional time. So, that keeps you alive. That keeps you alive spiritually. Head up of the water. Kasi, di ba, tayo, dinisenyo tayo mga lalaki. At alam ko na mano natin yan because ay idam. Tayo mga Kristiyano, kahit sabihin natin mga Kristiyano tayo,
meron ang taas yung ating ano, yung ating spirituality. Kasi habang tumataas yung ating antas ng spirituality, sinasabayan din yung temptation sa laman. At bilang mga lalaki, alam natin, hindi mawawala yun sa atin. Paano natin ma-maintain na ganun? Hindi, yun nga. Yung programa na ibibigay ng hukum, pag may session ka, bibigyan ka ng daily routine. Kaya kailangan ng session kasi hindi pare-pare yung routine. Pwede naman natin ito, yung routine, kuperin nyo. Eh parang yung robot lang, yung robot yan. Hindi naman pare-pare yung buhay ng tao eh, yung schedule nila. Yung iba maluwag, yung iba set, mahigpit ang oras. So kailangan mo ng session sa hukum. Sa session ng hukum, ibibigay yung routine na matutupad yung required na diet mo sa Word of God. Kahit mag-isa lang ako? Hindi, session niya sa hukum. Halimbawa, ako magpapalitin sa'yo. Yes. Alam mo ba, ito hindi lang matutupad sa akin. Every individual kailangan may folder. May session. Every couple kailangan. Every family kailangan. Hindi busy-busy ang church. Tutusin kulang na kulang. Dapat busy-busy tayo. Dapat ba natin sa kanilang. Isipin mo, individual may session ka na. Pag-asawa kayo, may session na kayo. May family, may session na. Minsan pwede pagsabayin yan. Okay, kung kulang na kulang sa oras, kulang na kulang sa manpower. Pero, hindi dapat, natupad yan sa manpower. Of course, defensive emotion. Pero nakasulat sa Bible, natutupad yan. Minsan, ako ni Spirit ang nakasidente rin ng kalit. Pero tayo na may pakayag dyan sa hukum training ministry, sa Bible, kailangan ito pa rin natin. Kailan lumapit kayo? Ito, ako mag-isa, kulang ng power. Hindi pa kayo lumalapit. Kulang na kulang ng power, pero bakit ka oras ng 5 years? Basta kung pumupunta. Ayun na. So, ano? Huwag mo yun. Ako mo, Bernice. Kailangan makakasulit. Break na muna tayo. Kain mo na. Oh, break talaga tayo. Okay. As a sacred meal. Ibig sabihin, let's share the word of God when we eat the food. Sacrificial answers. Dito, where did you go?